Siksik ka na po sa East Avenue Medical Center ng mga tinamaan ng sakit na leptospirosis. Ngayon lang araw na ito, 16 na bagong kaso ng sakit na yan ang naitala sa naturang ospital. Nakatutok si Rida Reyes. Ganito ang sitwasyon ngayon sa 5th floor ng East Avenue Medical Center o EAMC sa Quezon City. Magiging pasilyo, may mga pasyente. Mga biktima sila ng leptospirosis, sakit na nagmumula sa ihi at dumi ng daga na maaring makuha sa paglusong sa baha. Hanggang 40 kapasidad sa loob ng ward ng ospital para sa leptospirosis patients. Kaya pansamantalang kinonvert bilang ward ang lobby matapos dumobo ang kaso ng leptospirosis. Mula August 7 hanggang kasalukuyan, umabot na sa 230 na biktima ng leptospirosis ang inadmit dito. 81 pasyente pa rin ang ginagamot sa ospital, 17 rito itinuturing na severe o kailangan ng isailalim sa hemodialysis o peritoneal dialysis. What we really don't like na mangyari sa pasyente bago magpakonsulta ay yung wala na silang ihi. Hindi na umiihi ng 3-4 na araw o di kaya namumula na yung mata, naninilaw yung balat sa kamata. Late stage na ito when yung ating kidneys ay hindi na nagpa-function. Yung dialysis na ngayon ang silbi magpa-function para sa kidneys natin. Si Reynante Relucio, nagkulay dilaw na di lamang mata, kundi buong katawan. Bilang barangay tanod, kasama raw siyang nag-rescue sa mga binhang kapitbahay noong kasagsaga ng habagat. Hindi na rin ako makakain kasi sukatain na rin ako. May lagnat pa rin. Oh, hindi pa rin ako, pang-apat na araw. Hindi ko tayo magsisisi dyan kung anong hindi po. Ay, ano po natin yun eh. Kaya nga, tumulong na nga tayo eh. Okay lang, hindi naman magsisisi sa pagiging rescuer. Si Alan Cabangal naman, katatapos lamang isailalim sa hemodialysis. Inoobserbahan pa rin ang kanyang kalagayan. Kung wala magagawa na, malapit talaga tayo sa baha. Huwag mo na ituloy lang. Ayaw niyo nang maulit ito? Hindi na talaga. Kahit siya ngayon, kahit sino makikipagpalit ako. Pinasaan natin na pag-isabi natin siyang lingkod na maaaring sumutuloy hanggang ngayon kasi hindi malugan pa rin naman na nagre-report pa rin ng kahit paano may pagbaha pa rin. Tiniyak naman ang ospital, sapat ang supply ng gamot at medical equipment sa lahat ng pasyente. Sumasailalim na rin daw sa training ang mga doktor at nurse para tumulong sa pagdadialysis. Payo ng DOH, kung nakararamdam ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pagsusuka, pananakit ng katawan at hirap sa pag-ihi, agad magpatingin sa doktor. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras.